Taxpayer. Mga ka-taxpayer, kumahal. Kamusta po kayo? Ito po ay ginagawa natin para ho sa kapakinabangan ng maraming Pilipino. Ang daming nagre-report po sa atin na ang BIR, maintindihan naman ho natin sila na kailangan nilang mangolekta ng buwis. Ang problem po ay ginagawa nila sa hindi sa magandang paraan. So welcome po sa mga nanonood at nakikinig at nanunuri sa atin ngayon. Samahan niyo po ako at discuss natin yung topic natin. Sir, ano ho ba ang topic natin sa araw na to? Ang topic natin is ito. Protect your right to use tax accounting. Karapatan po nyo yan, mga ka-taxpayer, kung mahal. Nakakalimutan na ho natin yung ating karapatan. At ang nananaig ho sa atin ay yung ating takot. Kaya hindi ho tayo umuunlad. Sobrang dami nating kinatatakutan. At nakakalimutan na ho natin na maging self-reliant at independent. Ang tao hong takot, lagi ho yung depende doon sa ibang tao. So, naipangako ko na pag-uusapan natin yung topic na related ho kasi yung topic dito. Papakita ko lang ho sa inyo. Bubuksan ko lang tong aking Facebook account. Sa araw na to, na ngayong alas 11, ang dapat ko sanang i-discuss sa inyo, which is kasama naman ho ito. Ayan. Lumagpas na ho ata ako. Ito. Ayan po. Open forum. Why I still distrust my CPA. Para ho sa mga nanunuri at nanonood ho ngayon, yung mga CPA na nandito, gusto ko sanang liwanagin ho sa inyo na hindi ho ako galit o may sama ng loob sa sino mang certified public accountant. Mahal ko po ang mga CPAs at isa rin ho akong certified public accountant. Ang problem ho ng certified public accountant dito ay dalawa. Wala hong competency at wala hong credibility. Kaya kahit na 2,000 pesos tinatanggap because alam nila na ang halaga ng kanilang kabuuang pagkatao ay 2,000 pesos lang. Walang ka pangarap. Bakit? May kasalanan ho dyan yung ating eskwelahan. Naturuan ho tayo na maging dependent. Ayon. Ang tayo dependent sa generally accepted accounting principle at sa generally accepted auditing standard. So, pag-usapan ho natin kung bakit dissatisfied, frustrated yung maraming taxpayers sa CPA. Okay? Kasi hindi po naibibigay o naidideliver ng mga CPAs, yung naipangako nila, yung image na na-project nung matagal. Ang magagaling mga CPA, matatalino yan. Pero kung matatalino ang CPA, tumarating sa punto na nag-iisip ang mga taxpayer na bakit mali yung ginawa sa aking financial statements? Which is yun ho yung epitome, yung pinakamataas, peak, ha? Yung rurok ng delivery of services ng mga CPA, financial statement. Mismo yung CPA na hindi niya mai-interpret yung financial statement niya. So yun ho yung itatry nating i-solve sa araw na to. Samahan ho niyo ako at kung meron ho kayong kaibigan, isama din ho natin. So ito po yung lecture ko. Ayan po, pinakikita ko ho yung pinanggalingan ng lecture ko. Galing ho ito sa Supreme Court.
Ito po ay labanan ng Commissioner of Internal Revenue at labanan ho ng Lancaster, Philippines. Matagal ko na ho itong diniscuss, pero ganyan lang ako magde-dwell specific para ho dito. Now, kailangan ko muna palang i-print ito. ipakita sa inyo dahil dahil kailangan kong ipakita. Ayan. Protect your tax, your rights, or your right to use tax accounting. Okay. Explain ko lang ho dun sa mga kasama ho natin dito. Ayan. Pag ibig sabihin protect, ayan, existing na ho yung right. So, yung right ho natin, eh, na-derive ho yan, derive from law. So, definitely, ang right ho natin is a law. Equal ho sila. Ha? Okay. Ang pinagmulan ng right or rights ng bawat Pilipino ay batas. Therefore, batas po yung inyong karapatan. Since karapatan ho nyo yan, grinant sa inyo. Nasa sa inyo kung gagamitin ninyo o hindi nyo gagamitin. For example, yung bibig natin, binigyan tayo ng Diyos ng bibig. Nasa sa iyo kung gagamitin mo yung bibig at paano mo gagamitin, kailan mo gagamitin, at saan mo gagamitin. So, maraming function yung bibig. Yung right mo, marami kang rights. At each right ay mayroong specific use. So, kailan mo gagamitin at kanino mo gagamitin yung right. Yung right po, ang binibigay sa tao niyan, kabutihan. Walang kasamaan na ibinibigay dun sa taong nagmamay-ari ownership ng right, yung right mismo. Kaya ang tinidiscuss ko rito ay yung right to use tax accounting. Karapatan ho ng tao yan sa buong Pilipinas eh. Whether accountant ka, lawyer ka, engineer ka, nurse ka, doctor ka, o kahit sino ka man, may pinag-aralan, walang pinag-aralan, mahirap o mayaman, karapatan mong gumamit ng tax accounting. So, because that is law, pwede mo siya ngayong i-enforce. Ngayon, yung tax accounting naman, mga bossing ko, is also a law. So, kinumbine ngayon, kinumbine yung dalawang klase ng law, yung right at saka yung tax accounting. Okay. So, papapansin ho ninyo dyan, yung tax accounting is dalawa ho yung words na pinagsama, tax and accounting. Okay. Yung pareho silang law, law, yung tax at yung accounting is also a law. Okay. So, kailanman ito ay law. Law yan, hindi magbabago yan. Wala namang tao dito sa mundo na nagtatax na hindi naman sila government. Okay. Siyempre, pag tinuhanan ka ng, sabihin natin, ng mga bandido ng pera at sasabihin nila tax yun, hindi ho yung tax kasi wala namang batas na nag-aatang ng obligasyon na mag-tax sila. Wala, sarili lang nila yon. Pero yung accounting po, pumunta tayo dyan, may dalawa ho siyang bahagi. Ang accounting, it's either law, kasi makikita mo rin siya sa law, at magiging makikita mo rin siya as option. Kasi bakit option? Kasi may dalawang klase ng accounting pa.
yung pinag-uusapan nating managerial at yung pinag-uusapan nating financial. So may dalawa pang klase. Ngayon, kaklaruhin natin, pag sinabi ba nating tax accounting, ang binabanggit ba dito ay yung financial na accounting o yung managerial na accounting o yung tax accounting? Ano yun? So, para maintindihan po natin siya, minarapat natin na pag-aralan yung batas. Ayan. Okay. Sulat ako ng sulat doon. Naglagay pala ako rito ng... Ayan. Bago ako magpatuloy muna, alam kong marami ring nanonood sa atin ngayon sa Facebook. Yung pong naghahanap pa ako ng tao ng gustong magkaroon ng trabaho. Okay? Yung taong gustong magkaroon ng negosyo. At ang tuturo ko sa kanila ay tungkol ho lahat sa tax. Okay? Kaya nagtayo ho ako ng tax bookkeeping university. Wala pong bayad lahat ng mag-e-enroll sa tax bookkeeping university. Wala ako kayong babayaran, tuturuan ko ho kayong mag-bookkeep. At ang gagawin ko ho sa inyo, i-o-offer ko ho yung tax bookkeeping sa lahat ng taxpayer, kayo ho yung magtatrabaho. Okay? So, magbibigay ho tayo ng libreng serbisyo for the next 2 to 3 months sa mga taxpayer na may problem. At yung susunod, channel lang ho natin sila singilin. Kasi definitely, magpa-taste test muna tayo sa kanila. So, para ma-taste test ho kayo, turuan ko muna ho kayo para hindi ho tayo pare-parehong mapahiya. So, balik ho tayo dun sa pinag-uusapan natin. Ito po ay batas ng Pilipinas, Republic Act 8424. Sa madaling tarita, ang ibig sabihin ho ng 8424 ay tax code. So under section 4, pakibasa mo nga ma'am Guia, ano ba yung section 4? 'Yung hindi po siya nakikita sa Discord. Ang nakikita ay ano niyo lang po, yung face niyo lang po. Kasi sa FB live po nakikita yung screen ng ano po. Sa ah, ganun ba? Paano ko ba 'to ilalagay sa screen? Nasa video ko. Okay, ito pala. Ayan. Ayan, nakita mo na? Wait lang po, sir. So, ganito po ang nakasulat. Mamaya mo na basahin. Ako na magbabasa. Sabi rito, ha? Naka-screen ba ako o naka-video ko? Naka-screen? May live-stream po nung presentation. Ah, o tsaka naka-ano ako? Naka-video rin, ano? Pwede pala sabay yun. So, ngayon yun. So, nakasulat dito, power of the commissioner to interpret tax laws, ayon, ayan, and decide tax cases. The power to interpret the provision of this code referring to tax code and other tax laws shall be under the exclusive and original jurisdiction of the commissioner. So, madaling salita, mga ka-taxpayer kong mahal, hindi ko napapakita pala rito sa aking ano. Ayan, sa mga nanonood sa akin, ito po yung provision ng batas, Section 4, Republic Act 8424. Ano ang benefit sa atin yan? Okay? Ayusin ko lang nga ito, sandali. Para nakikita ko kung anong nasa, naka-feed sa ano. Ayan. Okay. Ang nakapid
Ang ibig lang sabihin sa nasa nabasa ho natin, mga ka-taxpayer kong mahal, isang tao lang ho yung binigyan ng batas ng obligation, number one, na mag-interpret. It is also a right na mag-interpret siya. It's a combination of right and obligation na itong si commissioner ay mag-i-interpret ng tax code. Definitely, wala sino mang tao sa buong Pilipinas, except of course yung mga other entities or agencies na binigyan ng karapatan ng ating batas na mag-interpret ng tax code, katulad ng Supreme Court and other courts na under ng Supreme Courts. Other than that, ang nag-i-interpret, si Commissioner. So kung tatanungin natin si Commissioner, sir,